Magandang umaga mga bata! Kumusta na kayo? Ako si Teacher Sarah. Samahan niyo ako sa napakagandang pag-aaral ngayon. Handa na ba kayo? Bago tayo tumungo sa ating aralin, mayroon akong ipapakita sa inyo ng mga larawan. Tingnan ninyo mabuti. Ano ang inyong nakita sa unang larawan? Tama! Ito ay larawan na naganap sa paglindol kuha sa isang grocery sa Kananga. Sa pangalawang larawan naman, ano ang inyong nakita? Magaling! Ito ay ang pagputok ng bulkang Taal sa Batangas noong nakaraang taon. Sa pangatlong larawan, ano naman ito? Tama! Ito ay bagyo. Ito ang bagyong Yolanda, larawang kuha sa Tacloban City. Ano naman ang nakita sa larawang ito? Magaling! Ito ay kuha ng baha sa Ormoc. Ito, ano naman ito? Tama! Ito ang kilalang-kilala ngayon na hanggang ngayon marami pa ang nakakasakit. Ito ang tinatawag na COVID-19. Ngayon, mayroon ako mga ginulong mga salita. Ayusin naman ito ayon sa kanyang kahulugan. Ito ay may dalang malakas na hangin at ulan. Tama, bagyo. Ito naman ay ang pagyanig ng lupa. Tama, ang sagot ay lindol. Ito ay resulta ng walang tigil o lakas ng pag-ulan. Ang sagot ay baha. Ito ay pagsabog o pagbuga ng usok. Tama, ang sagot ay pagputok ng bulkan. Lahat ng mga sagot ninyo ay tama. Ngayon naman, magbasa tayo ng isang maikling pinto. Ang pamagat, buhay na pinagpala. Si Asia ay isang katutubong eta na naninirahan sa kabundukan ng mausok. Siya ay nakaranas na hindi mabilang ng mga kalamidad na kanyang nalampasan at napagtanggapayan. Ang hindi niya malilimutan ay ang pagdating ng bagyong Pablo. Ang nasabing bagyo ay lupang napakalakas at nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang buong barangay at isa ang kanilang tahanan sa nasira ng bagyo ito. Halos mawala na ng pag-asa si Isha at ang kanyang pamilya. Nanirahan sila ng halos 3 linggo sa evacuation center hanggang sa may dumating na tulong galing sa mga taong may mabuting puso. Binigyan sila ng mga kagamitan upang muli maipatayo ang kanilang bahay. Ang lokal na pamahalaan naman ang nagbigay ng tulong pinansyal at mga pagkain. Naging napakadali ng pagbangon muli ng pamilya ni Isha sa karanasan ito at napagtanto niyang sa likod ng dilim ay palaging may liwanag na darating. Nagustuhan ba ninyo mga bata ang ating kwento? Kung ganon, sagutin ninyo ang mga katanungan. Narito ang mga katanungan. Una, ayon kay Isha, anong pangyayari ang hindi malilimutan? Pangalawa, ilarawan ang bagong Pablo ayon sa kwento. Pangatlo, nawalan ba ng pag-asa si Isha nang dumating ang isang pagsubok sa kanyang buhay? Bakit? At pang-apat, ipaliwanag ayon sa iyong pag-aunawa ang linyang sa likod ng dilim ay palaging may liwanag na darating. Sa inyong barangay, anong mga kalamidad ang inyong naranasan? Nawalan ba kayo ng pag-asa na dumating ang mga pagsubok na ito? Balikan natin ang mga kalamidad ng ating naranasan at iba pa nating mga kababayan. Bagyo, lindol, baha, COVID-19, at saka pagputok ng bulkan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga dapat nating gawin para sa mga taong nangangailangan ng tulong
at paano isa sa buhay ang pagiging bukas-kalan para sa nangangailangan ng tulong sa panahon ng kalamidad. Narito ang mga katanungan. Una, ano ang dapat gawin sa panahon ng kalamidad? Pangalawa, ilan na mga kalamidad ang inyong naranasan? Pangatlong tanong, ano ang inyong mga natutunan sa panahon na iyon? Pang-apat, ano ang inyong ginagawa kapag may nangangailangan ng tulong? At panghuli, handa ba kayong tumulong sa inyong kapwa? Ngayon mga bata, magkakaroon tayo ng mga gawain. Meron akong mga salitang nakasulat sa bituin. Isulat sa loob ang maari yung tulong na inyong maibigay sa mga sumusunod na mga kalamidad. Iguhit ang masayang mukha kung ang isinasaad sa pangungusap ay tama at malungkot na mukha kung mali. Ano ang ating dapat gawin sa panahon ng kalamidad? Una, maging handa sa lahat ng oras sa anumang sakuna o kalamidad. Pangalawa, panatilihing maging mahinahon sa oras ng kagipitan at kalamidad. Pangatlo, pag-isipang mabuti ang anumang desisyon bago gawin. Pang-apat, magmadaling lumangoy sa gitna ng rumaragasang baha. At pang-lima, magpanik kung may kalamidad. Tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Una, masayang mukha. Pangalawa, masayang mukha. Pangatlo, masayang mukha. Pang-apat, malungkot na mukha. At pang-lima, malungkot na mukha. Magaling, magaling. Tama lahat ang inyong mga sagot. Para sa ating pangatlong gawain, basahin ang mga sitwasyon. Lagi ng check kung ito ay nagpapakita ng pagsasabuhay ng pagiging bukas-palad sa mga nangangailangan at ikis naman kung hindi. Ngayon, sagutan natin ang inyong mga gawain. Sa unang bilang, pagbibigay ng relief goods sa nasalantang bagyo. Check! Pangalawa, pagbibigay ng ayuda sa mga nabahaan. Check! Pangatlo, kung wala kang material na bagay, maaari kang magbahagi ng oras at serbisyo sa inyong kapwa. Check! Pang-apat, pagbibigay ng damit o gamit sa mga nasunugan. Check! At pang-lima, pera lang ang kailangan natin ibahagi sa ating kapwa, ikes. Ang galing mga bata, tunay kayong nakikinig kay Teacher Sarah at dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Tandaan mo mga bata, bilang isang mag-aaral, pwede kayong magbigay kahit ano basta bukal sa inyong kalooban ang pagtulong. Ipagmalaki natin na tayo ay nagdadamayan, nagbibigayan at nagtutulungan sa kapwa sa abot ng ating makakaya. Tumulong tayo sa kapwa umakinig sa mga taong nangangailangan, hindi lamang sa material na bagay, pati rin ang ating presensya. Mayroon akong mga larawang ipapakita sa inyo. Sagutin at ipiliin kung alin ang nagpapakita ng pagsasabuhay sa mga nangailangan ng tulong at sa panahon ng kalamidad. Lalagyan niyo ng check ang larawan kung ito ay tamang gawain at ipis naman kung hindi. Unang larawan, check. Pangalawa, ikis. Pangatlo, check.
Pang-apat, ikes. At pang-lima naman, check. Napakagaling at ang bilis nyo makasagot. Bilang tagang-aralin, sagutin niyo ang mga sumusunod na mga katanungan. Hanggang sa muli mga bata! Mag-ingat palagi at magpakabait sa mga magulang. Paalam!